So you're Bill Good Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? Yes, I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say Mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's Mangosteen product. And then I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no like specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Kent. Taga Manila po ako. At meron po akong nililigawan na babae na taga Cavite. Alam mo, DJ Lindsay, masyado po akong nag-e-effort para mapasagot ko ang babaeng to. 3 buwan, araw-araw hatid sundo. Mula Cavite hanggang Quezon City. Sa QC kasi siya nagtatrabaho, DJ. May pa-drive-thru pa nga ako sa kanya para may pagkain siya habang nasa biyahe. DJ Lindsay, halos kalahati ng sinasahod ko napupunta talaga sa panliligaw ko sa kanya. Yung mga sinasabi niya na promise daw, malapit na niya akong maging boyfriend. Pinapahinto na raw niya yung mga ibang manliligaw niya kasi ako raw ang gusto niya. Pero may mga times na bigla na lang siyang hindi nagpaparamdam. One time, pinuntahan ko siya sa bahay nila para sana sunduin o kaya pag-uwian niya para maihatid ko siya sa bahay. Pero yun nga, one time, wala siya. Tinanong ko yung kapatid niya, nasaan itong nililigawan ko? Mabait naman kasi sa akin yung kapatid. Pero ang sabi, ilang araw na raw na hindi umuuwi. Doon daw nagstay sa bahay ng boyfriend niya. Hindi ko raw ba alam na may girlfriend o may boyfriend yung kapatid niya? Matagal na raw sila. Ang kwento raw ng ate niya sa kanya, magkaibigan lamang daw kami. Kasi alam nga nila sa bahay na may boyfriend yung ate niya. Kaya naman pala, DJ Lindsay,
matagal-tagal ko rin siyang nahatid sundo kasi ilang buwan na wala yung boyfriend niya dahil sa trabaho. Nasa ibang bansa. Para lang makatipid siya sa gastusin at maging convenient para sa kanya ang pagbabiyahe. Eh sinasakyan niya ang panliligaw ko. Pero bakit ganun? Yung pagkakakilala ko sa kanya, napakabait niya naman na babae. Tapos, ganun pala. Kailangan ko pa po ba siyang kumprontohin tungkol dito? O pabayaan na lang na mawala yung communication namin? Ano po ba ang mas magandang gawin, DJ Lensay? Muli, ako si Kent. At ito ang lihim ng aking liham. Natin sa pangkaplawan, check your time. 9:16 na po ng nagmamagandang umaga at ikaw pa rin po yung nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Energy! Hi, Kent! Hi, Barbie! Charot. Hindi, Kent. As in, K-E-N-T, may T sa dulo. What? Gandang umaga sa iyo, Kent. Thank you very much for sending in your story dito po sa Lihim ng Liham. Lihim, lihim ng liham. Sa mga nagtatanong pa rin kung pwede bang umulit ng pagsisend ng story, DJ Lensay, kung may follow-up po yung aming love life. Oo naman, pwede naman yan. Sige lang, send lang kayo ha sa facebook.com/Lensay1067 as in L-I-N-D-S-A-Y 1067. Wow! Para masaya ang buhay, di ba? And syempre naman, ano bang masasabi natin at paano ba natin matutulungan itong si Kent? Hindi niya alam eh. Kaya naman pala pwedeng ihatid sundo kasi nasa ibang bansa yung Jowa Bells. Nakakaloka itong si ate eh. Opportunista din itong ate mo eh. Ate mong girl eh. Saan makakatipid? Wais! Diba? Hello, gandang umaga sa lahat po ng mga nasa biyahe pa rin sa mga oras na ito. Sana safe kayo dyan and kung saan man kayo pupunta. Sige lang, enjoy lang po kayo. Baka meron kayong anything in mind para matulungan po itong si Kent with this problem. Halika na at isend mo na yan. We are live actually on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067. Wow! O, pag napunta ka dun sa page namin, click live dahil nandun live na live po tayo ngayon at sumain nyo po ang malahardin na cardigan ko ngayon. May mga halahalaman eh. Ito, habasa tayo ng comment dito. Sabi po ni ZYT, hi, sa totoo lang ang dami kong kilalang ganyang babae. Kasi yung boyfriend ko ngayon, ganyan na ganyan din yung sitwasyon, letter sender. Kaya nung ikwento niya sa akin yung experience niya dati sa mga ibang nililigawan niya, galit na galit talaga ako. Bakit nanay ka? Kasi yung treatment na binibigay niya doon sa mga nililigawan niya dati, na binaliwala lang lahat ng effort niya, ni minsan hindi niya ginawa para sa akin. May bubog naman pala. May kabig. Sabi naman ni Honey, oo, maganda siguro yung girl kaya todo effort talaga. Nakakalungkot naman. Sender, okay lang yan. Nangyari na po eh. Singilin mo siya kung kaya mo. Next time, gawin mo ulit yung ganyang effort pero sa babaeng susuklian ka ng totoong pagmamahal. Okay. Sabi naman po ni Trisha, yung mali mo lang is hatid sundo mo pa siya, di ba? Bakit di na lang... di ka na nagpakilala sa mga kapatid o magulang na manliligaw ka pala, di ba? Kasi straight to the point naman na sinabi ng kapatid niya na may boyfriend naman pala. Pero okay na din, hindi kayo nagkatuluyan yan. Humanap ka na lang ng alam mong worth it sa lahat ng efforts mo and yung babaeng hindi manggagamit. At marami din namang mga panghabang buhay na babae. Ingat! Gusto ko yung panghabang buhay na babae. Sabi naman ni Trish,
Save her BF2. Send mo lahat ng screenshot ng convos nyo, including call logs and pictures together if meron. Don't feel bad. It ended that way. Be glad hindi kayo nagkatuluyan. Wow! Oo, no? Send mo yung conversation, screenshot. Uy! Ganyan. Eh, pero paano niya naman malalaman kung sino yung jowa? Eh, never naman yata na-introduce. Oh. Siyempre, hindi naman pwedeng itanong dun sa kapatid, sino ba yung jowa ng ate mo? Wow! Ano bang Facebook nung jowa ng ate mo? Be! Siyempre, kakampi yung kapatid dun sa ate. Diba? Sabi naman ni Maurice, naku, nascam ka, brother! Hayaan mo. Totoo naman po ang karma. Pagka again, this is Lihim ng Liham. I-send mo na yung comments mo sa facebook.com/energyfm1067. We are live on Facebook. Doon mo ilagay yung comments mo. Doon mo ilagay sa live yung masasabi mo tungkol dito sa story natin for today. Lihim. Lihim ng Liham. Basa po tayo. Mahal ko, Pangga ko, baby ko, ha? Sa lahat po ng mga nagme-message pa rin sa atin. Ang oras natin sa buong kapulungan. It's 9:21 in the morning. Sabi ni Arch, sa Etivac daw ang tunay na pagmamahal. Pero di... pagkakataong ito, 'di ba? Pero hindi sa pagkakataong ito, 'di ba? Awit naman, pinaglaruan lang niya ang feelings mo. You should confront her para ma-call out siya sa behavior niya. Hopefully, this will be a learning experience for the both of you. Sabi naman ni Darwin Rosel, konprontahin mo siya, Kent. You have the right to know kasi hindi mo kilala yung lalaking naghahatid sundo sa jowa mo. Huwag mong hayaan na bigla kang lokohin behind your back. Pero ano, manliligaw siya, Kuning. Oo, may ibang jowa pala yung babae. Yun yung kwento. Oo. Sabi naman ni Janella, hello po DJ Lensei. Pabati naman po ang lola ko na mahilig magwalis-walis sa labas na si Rosario Nacion ng belated 72nd birthday. At lagi niya po kayong pinapakinggan habang nakahiga sa umaga at tawang-tawa po siya sa inyo. Hehe, thank you po. Eh, salamat lola, nanay. Oo, ante, ante. Si nanay ng pangalan, Rosario Nacion. Belated happy birthday po. Sabi naman ni Elsa, hayaan mo na, at least nakilala mo na agad yung babae. Sabi naman ni Blessy, bawi na lang next time, nakatapat ka sa mapagsamantalang babae. Sabi naman ni Xavier, sampalin mo ng pera, tapos pakilala ka ng new jowa, bro. Next time, huwag ka nang papabudol, one time lang maging tanga, wala nang second time dapat. Hi kay Mary Vic Valdera, magandang umaga po sa inyo. And sino pa po yung mga nandito? Gandang umaga rin kay Jinwell, pabayaan mo na, pre. Sobrang red flag niyan pag ganyan. Sarap sa kalin, ha ha ha. Hoy! Hindi ka mananakal. Hindi ka magiging violentism. Sabi naman ni Ate Baby Rodriguez, hello, gandang umaga. At sabi dito sa letter sender, huwag mo nang ituloy pa kung alam mong sa una pa lang mali na ang lahat. Ay, nako. Pero alam mo ako, mahal ko, ang masasabi ko dyan is... Lihim. Lihim ng liham. Ng liham. Well, sa buhay naman talaga natin, makakatapat tayo ng mga manluloko, mga faithful, mga loyal, mascam, di ba? Mga ganyan, mga budol na tao sa life. Hindi maiiwasan yan. Hindi naman, it's, hindi naman rainbows and butterflies and ano tawag dito, happy ending lahat ng story sa buhay natin, di ba? Makakahanap at makakahanap tayo, makakatapat tayo ng tao na sablay. Oo, alam mo yung sometimes. So. Sablay sometimes. Oo. Ipagpasalamat mo na dumating siya kahit papano sa buhay mo kasi nagastosan ka. Alam mo yung tipong dapat ilalagay mo na lang sa savings mo pero dahil sa gusto kong mapasagot tong babaeng to eh. Gusto ko siya maging jowa. O di ayan ka ngayon. Diba? But it's part of the game. You know, lalaki ka, nanliligaw ka, gumagastos, may iba nga dyan, bumibili pa ng concert ticket. Mahal-mahal nun. Diba? Pero it's all part of the game. Kasi yan nga talaga ang mahirap sa mga lalaki, diba? Kasi kayo yung nanunuyo para lang makuha nyo ang matamis naming oo. Oo kasi, oo! Ang aming matamis na oo. Pero, well, minalas ka lang na meron na palang nakakuha ng kanyang matamis na oo, hindi mo lang alam, matagal na pala. Could to confront her or not to confront her, if I were you, save yourself na lang muna. Save your... Sa akin lang to, ha? Sa akin lang to. Kasi minsan, mas masakit yung na-realize mo na bigla na lang nawala yung isang tao. Aww. Yung akala mo may babalikan ka pa, pero huy... Oo, and poof, it became... Poof, wala na pala siya.
Diba? Mas maganda yung biglang hindi ka na lang niya ma-reach, biglang wala na siyang balita sa'yo. Mas kapag nagtanong siya, nag-reach out siya, saka mo siya supalpalin ng katotohanan. O sabi ng kapatid mo, may jowa ka daw. O, ano ba talaga? Sino ba nagsasabi ng totoo? On the other hand, on the flip side, pwede mo naman siyang tanungin. Diba? Totoo ba na may boyfriend ka? Totoo ba na matagal na kayo? Totoo ba na hindi alam ng mga pamilya mo na nanliligaw ako sa'yo? Just so alam mo yung totoong score. Wow! So pwede kang mamili doon sa dalawa. Kasi ako, nandun ako sa gitna eh. Nagawin lang ng time ko usap. Total, niloloko mo lang naman pala ako. Oo, budol ka pala dyan eh. Oo. Hey! Nabudol si kuya. Hey! Ganyorn. Huwag na lang tayo mag-uusap. Ang gulo mo. Effort ako ng effort sa'yo. Wala ka naman palang ibibigay. Wala ka naman palang, di mo naman pala ako sasagutin. No? Wow! Paasa ka lang. Pero on the other end, on the other hand, you have, may part din sa akin na you have to clarify things out with this person, with this woman. Kasi, ano ba talaga? Para lang may answers ka. Di ba? Hindi ka, ano, maiwan ng nakahang. So, pili ka na lang doon. Oo. Hanap ka na lang ng choice doon sa choices na yun. Nung unang panahon, wala namang ganyan. Kung gusto, di ba, mga lolo't lola natin, nung unang panahon, pag gusto, gusto. Pag ayaw, ayaw. Ganun kasimple. Hindi na nag-entertain ng kung sino-sino pa. Kaya tumatagal ang relasyon nila nung unang panahon. Kasi hindi naman din ganun ka bilis ang access mo sa ano eh, sa communication with other people eh. Oo. Gusto mong tsumorba sa iba o sulat ka. Yung sulat bago dumating dun sa nililigawan mo, mga 4 na araw o 5 araw. Diba? Eh ngayon, ilang segundo lang. Pak! Diba? Message ka. Pak! Send. O, nakita niya na agad yung message. Ganun kadali. May internet ka lang. Pero noon, mas nava-value ng mga matatanda, no? Yung kanilang relationship. Kasi nga, napakahirap, Kuya Eddie. Hirap-hirap. Ngayon, madali lang, eh. Wow! Yan rin. Madali ka tuloy na chorva. Nasaktan, pare. Pare sa pananampalataya. Diba? Anyways, 9:27 na po ng umaga. Sabi dito pa ni, hoy, si Neil Perez nanonood sa atin. Hello, Neil. Aww. Congratulations on a well-deserved car. Car! Wala na maisip mo. Basta lahat ng bagay sa buhay mo, deserve mo yan. Oo. Bala ka dyan, Neil, ha? 9:27. Mag-guide pa rin po ang lihim ng liham. At syempre naman, lihim. At syempre naman, mahal ko pang gako, baby ko. Tune in ka all the way till 11 in the morning because I will be with you until then, okay? Until 11 po tayo ng umaga, magsasatsatan, magtatawanan. And of course, magsa-sound trip ng malalang malala at mabisang-mabisang. Dito pa rin yan sa estasyon. The same-same, pero iba! We are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin, radyo! Sabihin mo, Kent, on to the next. Move on. Here's a little something from Kindergarten. This one is called...